strengthened people of God. Daniel 10 verse 19. And said, O man, greatly beloved, fear not. Peace be unto thee. Be strong. Yea, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened, and said, Let my Lord speak, for thou hast strengthened me. Sa buhay ni Daniel, dumating siya sa lowest point ng kanyang buhay na halos tila wala na siyang lakas. Matindi ang kanyang naging hinagpis sa kalagayan ng kanyang bayan na kung saan sila ay in a spiritual decline. Subalit ang Diyos ay nagpadala ng anghel upang dumaloy sa kanyang muli ang kalakasang nagmumula mismo sa masaganang kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba ang mga nagiging dahilan upang ang bayan ng Diyos ay manghina? Marahil, hindi tayo lumago sa salita ng Diyos. Marahil, dahil ang galak ng Diyos ay ating kalakasan, maaaring hindi nakangiti ang Diyos sa ating mga ginagawa. Marahil, hindi na tayo napupuspos ng banal na Espiritu. O marahil, sa mga bagay na panandalian lamang nakatuon ang ating pag-asa. Sa papaanong paraan naman, lumalakas ang bayan ng Diyos. Tayo ay lumalakas sa bawat pagsubok na ating pinagdaraanan at napagtatagumpayan. Tayo ay lumalakas sa tuwing ginagawa natin ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Tayo ay lumalakas sa tuwing tayo ay nagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos. Tayo ay lumalakas kapag tayo ay sumamba at nananahan ang Diyos sa ating mga puso. Tayo ay lumalakas kapag tayo ay nananalangin. Ganun din kapag tayo ay nagpapatotoo sa mabubuting gawa ng Diyos. Tayo ay lumalakas kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos at isinasabuhay natin ang kanyang mga layunin sa ating buhay. Tayo ay lumalakas kapag taglay natin ang mga kaloob at bunga ng Espiritu. Bilang mga Kristiyano ay marapat lamang na tayo ay lumago, magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, magpakapuspos sa banal na Espiritu, at higit nating hangarin ang lakas na nagmumula sa Diyos. Ang bayan ng Diyos, lupon ng mga mananampalataya. Totoo na dumadating sa ating buhay ang panahon na tayo ay mahina at tila wala ng lakas. Hayaan lamang natin na dumaloy sa ating mga buhay ang lakas na nagmumula sa masaganang kaluwalhatian ng Diyos. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Sa mga pagkakataong ito, ikaw ba ang tinutukoy na bayan ng Diyos na dumaranas ng spiritual decline? O ikaw ba si Daniel na lubos na naghihinagpis sa panghihinang spiritual ng bayan ng Diyos? Tayo po ay manalangin.
Panginoon. Kami po ang iyong bayan. Kami po ay naniniwala, nagtitiwala, at sumasampalataya sa iyo. May dahilan po ang iyong pagtawag, pagpili, at paghirang sa amin. Kami po ay nagpapakumbaba, aming Diyos Ama. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, at mga pagkakasala. Igawad mo po sa amin ang kalakasan na dumadaloy mismo magmula sa iyong masaganang kaluwalhatian. Palakasin nawa kami ng iyong banal na espiritu. Manahan ka sa aming mga puso at manatili nawa ang aming pananampalataya sa iyong pag-ibig sa amin. Katulad ng buhay ni Daniel, kami po ay naniniwala na nakikita mo ang aming kahinaan, mga pinagdadaanan, at batid mo rin ang laman ng aming mga puso. Nakikita mo ang aming concern sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Dalangin po namin na palakasin mo muli ang aming mga spiritual na buhay at katagpuin mo po ang mga daing ng aming mga puso. Salamat po sa mga anghel na sumasama sa amin. Sa iyong banal at makapangyarihang pangalang Hesukristo lamang kami tumatawag. Amen.